Nilisan mo man itong daigdig, tinig mo'y patuloy na maririnig. Lulan ng mga himig mong alay, nalipos ng pag-ibig. Tuluyang laban! Ikabispin ng Gran! Tuluyang laban! Ikabispin ng Gran! Tuluyang laban! Ikabispin ng Gran! Makasama yan ang paboritong panawagan na pagkilos ni Ka Crispin Beltran. Malinaw na ang sinasabi ng panawagan ay walang patlang, walang tigil ang ating pakikibaka para makamtan ang benepisyo at mataas na sahod at kinabukasan para sa mga manggagawa at mamamayan. Ngunit ang pangarap na yan ni Ka Crispin Beltran ay hindi lamang para sa mga manggagawa kundi sa lubos na kalayaan ng ating ilang bayan laban sa tumitinding pasismo at ang pagsagasa ng imperialismo sa ating kabuhayan at kinabukasan. Malinaw at matatag na itinaguyod ni Ka Crispin Beltran ang kagalingan at interes ng mga manggagawa at ng mamamayan, mamayang Pilipino, hindi lamang sa loob ng Kongreso at maging sa lansangan. August 13, 1982, ang tinatawag na Black Friday sa kilusang paggawa na kung saan marami sa ating mga organisador at leader manggagawa ang inaresto sa ilalim ng rehimeng U.S. Marcos. August 13, 1982, ang malagim na implementasyon ng massive arrest sa kilusang paggawa sa buong bansa at ang ating mga leaders sa ilalim ng kilusang Mayo 1 kasama si Cabert Olalla, Ka Crispin Beltran at Lando Olalla at si Bonifacio Tupas ay ilang sa mga magigiting na mga leaders na inaresto ni Marcos nung panahon na yan. 1984, dinalaya ni Ka Crispin Beltran ang kanyang sarili dito sa Campo Crame at siya ay nakipamuhay sa mga magsasaka sa Central Luzon at maging sa hukbo ng bayan. Mataimtim na itinaguyod ni Cabel ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino nang siya ay maging isang kongresista at isa kundi man pinakamataas na naghain ng pinakamaraming bills sa batas sa Kongreso ng Pilipinas. Ngunit hindi siya nakusang maluklok sa kanyang upuan kundi sa maraming pagkakataon ay nakakasalamuhan natin sa maraming pagkilos hindi lamang sa Metro Manila kundi sa batuang panig ng ating bayan. Naalala ko pa noong nabuo ang kilusang Mayo 1, ang kagyat na naging pagkilos ay ang tripartite conference sa Tagaytay City na kung saan nandyan yung mga mararahas na mga militar ni Marcos at kami ay inaras ngunit naging matatag at pinamunuan ni Ka Crispin Beltran ang naturang rally na malayo sa Metro Manila maski na nasa ilalim pa ng batas militar ang ating bansa. Kaya bilang inspirasyon sa ating mga manggagawa, mahusay na ating pag-aralan at ikalat, lalong-lalo na sa mga kabataang generasyon, ang mga maningning na kasaysayan at pakikibaka ni Ka Crispin Beltran upang maging salalayan ng kasalukuyan at sa hinaharap nating mga pagkilos. Sadyang napapanahon at mahalaga ang mga aral na ito lalong-lalo na sa paglaganap ng atake hindi lamang sa hanay ng mga manggagawa kundi sa iba't ibang sektor ng ating bayan ngayon. Kaya akma at wasto lamang na itaguyod natin ang panawagan ni Ka Crispin Beltran sa panahon hanggang sa makabit natin ang tunay na kalayaan at demokrasya sa ating inambayan. Muli sigaw natin
Tuloy ang laban! Tuloy ang laban! Tuloy ang laban! Tuloy ang laban!